Yun po, sa tanong na mahal ko o mahal ako, ang bibiliin ko po doon ay yung mahal ko. Because I would love to give more love to the person without anything in return po. And yun po, mas masarap magmahal kung ikaw ang nagbibigay, ikaw ang nagpo-pour out ng love to that person. Ayun po, my name is, or my channel is Harvey the Mighty. And yun lang. Sino pipiliin ko? Mahal ko or mahal ako? Ang pipiliin ko po guys, yung mahal po ako. Kasi masakit po magmahal ng taong hindi ka naman mahal. Kasi syempre, isa-set aside ka lang yan. So, dun ka na po guys sa taong kaya kang i-prioritize and kaya kang bigyan ng time and ipararamdam sa iyo kung gaano kanya kamahal. At least po, siguro naman over time, matututunan din natin mahalin yung taong mahal tayo. And makakalimutan din natin yung taong mahal natin. Pero hindi naman tayo mahal, di ba? So, yun po ang ating aking sagot. Bye! May mga pagkakataon na ang puso ay naguguluhan. Hindi dahil sa hindi katapat, kundi baka hindi mo lang alam kung ano ang dapat. Yung tanong na mahal ko o mahal ako is one of the questions na may hahaling tulad natin sa tanong na kung si Batman mapapahamak, sino nang bahala sa kanya? Diba? O kaya, kung pwede mo nang gawin ngayon, bakit ipagpapabukas mo pa? Yun yung mga klase ng tanong na nakadepende sa tao. Depende sa opinion ng tao. Depende sa pag-iisip ng tao. Walang tama o maling sagot. Sa pagpili kung mahal ko o mahal ako, para kang pumili kung magiging sadista ba ako o masokista. Kasi may mga tao na mas handa silang masaktan kaysa sila yung makasakit. Yun yung mga taong masasabi natin selfless. May mga tao naman na mas pinipili nila na sila na lang yung makasakit kaysa sila yung masaktan. At masasabi natin na pagiging selfish naman yun. At 50-50 yan palagi na parehong may negative and positive side. Minsan nga hilingin na lang natin na sana pwedeng mutual na lang na mahal ako ng taong mahal ko. Pero dahil nga may tanong na to na mahal ko o mahal ako is ibig sabihin hindi laging nangyayari na minamahal tayo ng taong mahal natin. Kasi kung ako ang tatanungin nyo, noon masasabi ko na pipiliin ko yung taong mahal ako. Kasi nga, natatakot ako masaktan. Nagkakaroon ako ng tinatawag na self-defense mechanism, yung mindset ko na ayokong maranasan yung masaktan, ayokong magpakatanga, ayokong maranasan yung umiyak para sa isang taong hindi naman ako gusto. Pero marirealize mo, masaya ka ba pag pinili mo yung taong mahal ka lang pero hindi mo naman nararamdaman? So naisip ko, mas masaya kung mas pipiliin ko yung taong mahal ko kahit masaktan ako, naging masaya ako kahit na masaktan ako, na iparamdam ko, wala akong pagsisisihan na pinaramdam ko yung pagmamahal ko. So ano ba yung mga dapat nating gawin once na nandun tayo sa sitwasyon? So I got 3 best answers based sa pag-aaral ko, based sa pakikinig ko sa mga tao, sa pag-ask ko sa mga opinion nila, is may 3 akong natutunan. Pag nandun ka sa sitwasyon na yon, masasabi ko lang is give yourself time na mag-isip. Let them know. Ipaalam natin kung ano yung nararamdaman natin. Both side. Ipaalam mo dun sa taong nagmamahal sa'yo na hindi mo siya mahal, hindi mo pa siya mahal, maging honest ka sa kanya na may iba akong mahal. At the same time, give that person a chance na maging open ka, tanggapin mo yung kung ano yung effort na pinapakita niya, pero never mo siyang paaasahin. Aminin mo yung nararamdaman mo na at the same time may mahal kang iba, pero binibigyan mo siya ng chance. Sa paglipas ng time, kung sa tingin mo is hindi mo talaga siya kayang mahalin, let that person go. Huwag mong hayaang magstay siya sa buhay mo kung hindi mo naman kaya or kung marirealize mo na hindi mo kayang suklian yung nararamdaman niya para sa'yo.
Kasi yung ganyang mga tao, they deserve a person na masusuklian yung nararamdaman nila. At on the other side naman, sa taong mahal mo, sabihin mo sa tao na yun yung nararamdaman mo, and you can also give a chance. You don't need to decide, like, magdidesisyon ka na agad. You can always take your time na mag-decide. You can show that person yung love mo and let that person decide kung i-accept niya ba yun. Ngayon, kung marirealize mo na hindi kayang i-accept ng tao na yun, yung feelings mo, let yourself go na rin. Huwag mong ipagpilitan yung sarili mo para sa taong hindi kayang suklian yung nararamdaman mo. Kasi we all deserve to be loved. We all deserve na maramdaman yung same feeling na nararamdaman natin. So, first advice is let them know and see what will happen. Kaya nga may tinatawag tayong courting time, ligaw time. Dun yung time na ipaparamdam sa atin ng tao or ipaparamdam natin sa tao kung ano yung nararamdaman natin bago tayo mag-decide. Para lang yung pag-a-apply sa trabaho, di ba? Meron tayong step for step para malaman kung deserving ka ba. Ngayon, kung marirealize nung work na yun na hindi ka deserve, then hindi ka tatanggapin or hindi ka tatanggapin ng company dahil lang sa gustong-gusto mo magtrabaho doon. The company must accept you dahil gusto ka nila, dahil deserve mo yung work na yun. It's just the same with love. Or advice number 2, kung marirealize natin na both side walang kahihinatnan, yung taong mahal ka, hindi mo mahal, is hindi mo talaga kayang mahalin, at yung taong mahal mo, pero hindi ka mahal, is hindi ka talaga kayang mahalin, let yourself go. Matuto tayo maghintay ng tama pagkakataon, kasi darating at darating, or may darating na tao, na masasabi nating para sa atin. Kung walang dumating, dun tayo sa advice number 3. Kasi ang advice number 3 is love yourself. Walang kahit na sino na pwedeng magmahal sa atin, na mamahalin din tayo pabalik once na minahal natin, is kundi yung sarili natin. Diba? Kasi, sino pa ba? Love yourself. Hindi naman siya masama na parang nagiging selfish ka. The moment na matutunan mong mahalin mo ang sarili mo is the best love you can give to yourself. Hindi kailangang ibang tao palagi yung magmamahal sa'yo. Kasi kung ikaw, binibigay mo yung sarili mo sa iba, pero yung sarili mo na papabayaan mo, wala rin kwenta, di ba? Pero the moment na mahalin mo yung sarili mo, develop yourself to be a better person, darating at darating yung tao na makaka-appreciate nun, na magpaparamdam din sa'yo ng pagmamahal na deserve mo. Huwag nating madaliin dahil lang nape-pressure tayo na lahat ng tao sa paligid natin is in a relationship na. Lahat sila masaya, pero it's always na lahat din sila nalulungkot. Depende na lang sa situation ng relationship nila. Marami sa atin pinipilit natin na magkaroon ng relasyon dahil iniisip natin yun yung magpapasaya sa atin. Sabi, bakit hindi pa ngayon? Kasi nga, may tamang panahon. Sa tanong na mahal ko o mahal ako, ang pipiliin ko ay yung mahal ko. Mas mabuti nang ako ang magbigay ng pagmamahal kesa naman ako yung tumanggap pero sinasaktan ko yung taong nagmamahal sa akin ng tunay at tapat. Kasi hindi ko naman kayang tapatan yung binibigay niyang pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal binibigay, ang tunay na pagmamahal inaalay. Nang walang iniintay na kapalit o katumbas kailanman. Kasi at the end of the day, siguro mas maganda piliin na rin natin yung tamang tao, yung mahal ako at yung mahal ko. Yun lang po. Sana may natutunan kayo at wala pong tama or maling comment akong tatanggapin. Sana po mag-leave kayo ng comments kung ano sa tingin nyo or kung ano yung pananaw nyo sa topic na to, kung tama ba ako or tama ba yung mga nabasa ko or natutunan ko na sinishare ko sa inyo. At kung hindi, ilagay nyo rin kung bakit. Kasi sabihin na lang natin, walang madali pagdating sa decision making. Kailangan mo lang maging open-minded. Hindi katangahan ang ipagpilitan ng sarili mo. Hindi rin kasamaan
na bigyan ng pagkakataon yung taong nagmamahal sa'yo. Mahal ko o mahal ako? Siyempre dun ako sa mahal ako. Kasi mas mamahalin ko siya. Mami, pahirap ah. Eh kung mahal ako, hindi ko naman siya mahal kasi may mahal akong iba. Eh di sasabihin ko hindi ko na siya mahal kasi may mahal akong iba. Napakadali. Pahirapan ko pa ba siya? Mahal na nga ako. Kawawa naman yung tao, mami. Ano pa? Ano pa ang tanong? Next question please. So sana may natutunan kayo sa video na to. And see you on my next video. Bye-bye.